Magandang araw mga ka-farming. Sa video na to ay malalaman nyo po, matututunan nyo kung paano puksain ang rice bag sa mabilis na paraan, sigurado, at saka hindi po kayo mamamahalan sa gastos. So ginawa ko ang video na to para makatulong din sa mga kapwa kong magsasaka, na lalong-lalo na yung mga kulang sa financial. Kasi alam naman natin ngayon na napakamahal ng mga farm inputs kagaya ng mga insecticides. So kung hindi natin mamimaintain ng maayos yung ating palayan, ay hindi tayo magkakaroon ng magandang ani. So itong video na to, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung pamamaraan na aking ginawa base lang po sa aking experience, sa aking mga nalaman, sa aking pagsasaka. So gusto ko rin mai-apply nyo to, kasi alam naman natin ngayon yung pag-atake ng rice bag ay isa sa mga pangunahing problema ng mga magsasaka sa kasalukuyan. So para malaman nyo po yung ginawa ko, para panoorin nyo po yung video. Good morning mga ka-farmers. Ngayong umaga ay ipapakita ko sa inyo yung isang teknik ko na ginawa dito sa aking palayan, kung paano ko mapuksa yung mga pag-atake ng mga rice bug. So ang teknik nito ay tinawag kong baiting technique. Ang ibig pong sabihin nun, yung paglalagay ng pain sa palayan, no? Gumamit ako ng liquid attractant. So kung yung ibang mga magsasaka, nire-recommenda nila yung repellent, insect repellent, ito naman yung ginawa ko ay attractant. So kapag naamoy itong liquid na ito ng mga insekto, ng lalong-lalo na ng rice bug, ay ma-attract sila, lalapitan nila yung yung bait ko, yung pain. So ito yung ginawa ko, itong liquid attractant, nilagay ko sa empty bottle, mga 1/4 na dami. So tapos ibiniting ko dito sa may palayan. So kung mapapansin po natin mga ka-farming, may mga na po sa loob, may mga natrap. So namatay na sila, kasi yung rice bag po kasi sucking insect. So sinisip-sip nila yung yung attractant na yan. So ang mangyayari, pag pumasok na sila sa loob dito sa butas, ay malulunod sila doon sa loob at hindi na makakalabas at mamamatay. So kung mapapansin natin, marami na silang namatay sa loob. So sa ganitong paraan mga ka-farming, hindi na makakapagpadami pa yung rice bug kasi namatay na sila. So ito po yung isang technique na ginagawa ko. Yung pangalawang technique naman mga ka-farming na ginawa ko kasabay sa baiting ay itong tinatawag naman na trapping technique. So gumamit ako ng tela. So itong tela na ito, ibiniting ko rin dito sa palibot ng aking palayan at inisprehan ko ng itong liquid attractant, no? Iniisprehan ko yan kasi pag palagi na siyang dinadapuan ng rice bag, nawawala yung amoy ng attractant, napapalitan ng amoy ng rice bag. So dapat regular yung pag-i-spray para yung amoy niya ay hindi mawala. So bago mo naman ibitin yung attractant na yan, kailangan ibabad mo muna yung tela mo doon sa liquid attractant ng magdamag, para talagang yung amoy niya o yung bahon niya ay dumikit doon sa tela. So pagkatapos nun, ibibitin mo na doon sa palayan, mga ilang minuto lang, mapapansin mo marami ng
magsisilapitan ng mga rest bag doon sa trapping ano mo, trapping cloth na tila. Tingnan niyo mga ka-farming oh. Ito yung ano tila na inisprehan ko ng liquid attractant. So marami nang nagsisilapitan diyan. So kapag marami nang lumapit diyan, pwede mo nang bumbahan ng sprayer. So madali na yung pag-control. Yung insecticides. Maraming salamat mga ka-farming sa pagpanood ninyo sa video. Kung napanood nyo po yung video na rinig kanina, so mayroon akong dalawang pamamaraan na ginawa dito. So, sa pamagitan ng paggamit ng bait, upain, tsaka yung trap. So ginamitan ko ng liquid na attractant para maakit yung mga insekto, mga rice bug doon sa bote. At doon nilalapitan nila at saka nalulunod. So 100% po sigurado yung nalalapit yung ano. Tapos yung pangalawa is yung trap, yung cloth, yung tela, binasa ko ng liquid, in-spray, tapos binitin doon sa palayan. And then lalapitan nyo ng mga ano, ng mga rice bag, tsaka nyo na isprehin. So yung pamamaraan, yung tatlong pamamaraan yan, yung bait, yung trap, at saka yung spraying, combination mo yon, i-combine mo yung tatlong lahat na yon, at magagaranti ako po sa inyo na hindi po mapipinsala yung tanim nyo, hindi siya masyadong maapektuhan kagaya nito. Kasi unang-una ito yung nung nakaraang linggo, sobrang dami ng ano nito, rice bug. Buti nga at naagapan ko, sa awa ng Diyos, naka-recover siya. So ngayon, gustong sabihin sa inyo kung ano yung liquid. So alam ko naman na maraming nagtatanong, ano ba yung liquid na ginamit ko, no? Na inalagay ko dun sa tela at nilagay ko dun sa bote. Actually, yung liquid na yon ay ano lang yon. Isang ano lang yon. Hindi mahirap gawin. Napakadali. At hindi po tayo gagastos, hindi tayo bibili ng liquid na yon. So ang liquid na yon ay ano, may amoy na nakakainganyo sa mga rice bug. Kung gaano ka sangsang yung amoy ng rice bug, ganun din yung liquid na yon. So kung sasabihin ko po sa inyo ngayon kung anong liquid na yon, at sa maniwala pa kayo at sa hindi, talagang napaka-epektibo. So mga ka-farming, yung ginamit ko po na liquid, yung kulay orange, ay ano lang po iyon, urine. Or ihi, sariling ihi ko po. So paano ko po na-discover yon na epektibo pala yung ganun? Kasi yung mga months ago dito sa palayan, kasi araw-araw akong bumibisita dito, umaga at hapon. So may isang party ako doon sa gilid na doon ako umiihi. So may tila doon na ano, na ginagamit nung nakaraan na ano, yung parang pangtaboy ng ibon, nakapundo doon. So doon ko siya iniihian. So nung isang araw, yung malapit ng mamulaklak itong palay ko, napansin ko na maraming mga rice bag na uumpulan. So naisip ko, parang ano sila, na-attract sila. So yun, trinay ko isang beses, naglagay ako ng isang tela, nilagay ko doon sa gilid ng palayan, doon sa may ano, malapit sa daanan. Yun, napansin ko na marami nang naglalapitan ng mga rice bug. So sa isip ko, imbis na insect repellent yung gawin ko, is insect attractant, magandang attractant siya. So pag doon na po magsilapitan yung mga
rice bag, ang nangyayari na yung focus nila ay doon na sa tila, doon na sa amoy masangsang na ihi, yung ano, kasi malakas yung pang-amoy ng rice bag eh. So doon na nakafocus yung attention nila, hindi na doon sa mga palay. So sa ganung paraan nami-minimize yung distraction infestation nila. So pagka marami na silang nag-uumpulan doon sa tela, ang ginagawa ko, tsaka ko na binubumbahan ng spray. Ini-spray ko ng insecticides. So mabilis, konti lang yung magagamit mo na spray, hindi pa nakaka-hassle mag-spray paikot ng yung palayan. So yun po, mga ka-farming, try nyo po. Ihi lang po yung solusyon sa ating problema sa rice bag. Maraming salamat po sa video na pagpanood nyo sa video ko. Kung mayroon man kayong natutunan, sana po huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At asahan nyo po sa mga susunod na mga video. Gagawa din ako ng mga video kung paano gumawa ng mga foliar fertilizer na makukuha lang sa ating paligid. Okay, so maraming salamat po sa iyong panonood. God bless po.